Pagkatapos nga ng libing ni nanay, kinabukasan na may naggulgul nga kami. Kasama ko nga dito lahat ng kapatid ko, pamangkin ko, tsaka mga kapatid ni nanay ko. At dito nga kami sumakay sa brand new acquired elf ng Daddy V. At naiwan nga muna ang baby Aji kay tita dahil hindi pa naman niya alam yung mga ganitong eksena. At dito nga kami sa kabilang purok nagpunta dahil hindi nga daw pwede yung pabalik-balik ka. Hindi ko nga rin kasi alam at hindi ko rin maintindihan kung effective ba or totoo ba to, pero sumunod na lang tayo, wala namang mawawala. Napansin ko, nakaugalihan na rin kasi to ng mga Ilocano. Yung kapag may namatay silang kaanak, dapat kinabukasan may gulgul na magaganap. At dito nga yung pinagsuot nila kami ng mga luma naming kasuotan dahil kasama nga daw ito sa ritual na magaganap. Alas 8 na nga ata ng umaga nang mag-umpisa kaming gumaya. At sa mga pagkakataong ito nga ay naglalakad na kami papunta sa ilog kung saan ang gulgul nga ay magaganap. Dahil sa hindi pa nga kami nag-almusal ng mga oras na to ay bigla akong nagutom nung makita ko to. Hindi naman pala sa nga ano, pero first time ko lang talaga ma-experience ang gulgul na to. At para nga po sa kaalaman nyo, wala po siya kat may saan naman po lan nga Ilocano. Kaya wala nga kaming no choice ng buong pamilya ko kundi sumunod sa tradisyon naming to. At para nga din po malaman nyo, ang gulgul nga ay sinasagawa kinabukasan pagkatapos ng libing nung namayapa. At kung nagtataka kayo bakit papunta nga kami sa may ilog, ay opo, doon daw po kasi isasagawa tong gulgul. Para nga daw po kasi maianod lahat ng sakit, lumbay, lungkot at kamalasang dulot ng taong namatay. Hindi ko naman po sinasabing malas dito si nanay ko. At kung may gusto man akong maianod na sakit, ay yung sakit na dumapo kay nanay ko. Na sana wala nang ibang miyembro ng pamilya namin ang dumanas nito. At kung napansin mo nga sa video to, ay opo, may mga ingredients na kailangan para maisagawa din tong gulgul na to. At dito nga sa timba na tinitimplahan ni Lola ay may laman itong tubig, gin, dugo ng manok, shampoo at saka suka. At pagkatapos nga nila itong matimpla, isa-isa na kaming pinagpila. At sa mga pagkakataong ito nga ay si tatay natong nauna at saka pinaikot-ikot pa. Nga pala ay pagpasensyahan nyo na yung ilog kung kulay kapi nga ang itsura. Ang kalpas nga mentitudo, iso nga narugit kinaapros nga roditi lang nga. At kung nakita nyo nga yung ginawa kay tatay ay opo, ganun po, bubuhusan po ang aming ulo. At pagkatapos nito ay yun naman yung ilulublob at babanlawan namin sa tubig or gulgol in Ilocano. At dito nga pala ay nauna at sunod-sunod na kami ng mga kapatid ko pagkatapos ayun ng mga pamangkin ko. Pagkatapos naman ng mga pamangkin ko, sumunod at nahuli na lang din yung mga kapatid ni nanay ko. Sa mga pagkakataong ito nga naman ay umahon na ako dahil nga ay magbibihis na rin ako. At pagkapasa nga sa akin tong cellphone ko ay nahagip ko na naman tong mukha ni kuya ko. Dito nga ay halos nakaahon na kami at magbibihis na nga kaming lahat. Wala nga kasi namang banyo dito kaya kanya-kanya na lang kami ng diskarte at sariling sikat. Pagkatapos nga naming magbihis ay hinagis na rin namin yung mga damit naming luma. Kaya pala nila kami pinagsuot ng mga lumang damit namin dahil itatapon nga rin pala namin. At kung curious po kayo kung ano yung mga suot na tinatawag ko ay opo lahat po. Kasama po talaga ang aming bra, panty, brief, t-shirt, tsaka mga shorts. At nung pauwi na nga kami ay nakakita kami ng mga talong dito sa tanima ng gulay ng mga isa sa kapatid ni nanay. Medyo marami nga itong nakuha namin dahil nga marami din naman kaming kakain. Masarap nga kasi itong ilaga tsaka isaw-saw sa bagoong na may kaunting kalamansi at suka. Bukod nga pala sa talong ay nakakita rin kami dito ng saluyo. Kaya wala din talaga ako masabing iba kundi masarap talagang tumira dito sa probinsya. Kahit saan ka kasi lumingon ay may mga makikita kang gulay na pwede mong ulamin or minsan po pwede mo ring ibenta. At tulad na lamang na itong mga kasama naming bata, nagutom na lamang sila kaya sila naghanap ng merienda. At tamang bilhin na lamang sila ng fresh na buko tsaka pansit na bagong luto. At bukod nga sa mga pagkain na banggit ko, may tinda din pala sila ditong okoy na gawa sa puso ng sagi. Oh, alam mo ba yon? Kumakain ka ba noon? Siyempre hindi, rich kid ka eh. At mukhang lahat nga kami dito ay talagang nakaramdam ng gutom. Dahil maski nga kami ng Daddy Vin, nagmukha kami ditong patay gutom. At siya nga pala yung ate kong taga Nueva Ecija. Pirmimot ka rod niya ipanaamin nga riknana amangan siya. Pero okay lang yan kasi nga ay buntis siya. At sa mga pagkakataong ito nga ay nakauwi na kami dito sa bahay. Tamang-tama nga ang dating namin para dito na rin kami kumain. At heto nga yung mga inulam namin. Nag-ihaw sila ng maskara pang dinakdakan, adobong silit ng baboy, tsaka itong kukod ng baboy. Apo, kasi makaumamot sa tipuro nga baboy. At kung medyo malambot na nga itong kukod ng baboy, ay hinango na nila para kami makakain. At dito nyo na nga rin pala makikita yung mga taong gutom na gutom. At nung makahain na ay kanya-kanya na nga kami ng kuha. At dahil nga sa kumakain na sila, kumain na rin ako. Kumain ka na rin, mangan tayo aminin, alangarudon. Bayon!